Unit 2. Ang ating aralin ngayon ay Barya ng Pilipinas. Para sa ating pampasiglang gawain, ang mga ito ang iba't ibang perang barya ng Pilipinas at ang halaga ng mga ito. Sa unang hanay ay ang barya. Ikalawang hanay ay ngalan sa salita. At ikatlo naman ay halaga sa simbolo. Narito ang 5 sentimo o 5 centavos. Ito naman ang 10 sentimo o 10 centavos. 25 sentimo o 25 centavos. 1 piso o piso o 1 peso. 5 piso o 5 pesos. 10 piso o 10 pesos. Sa ating pagsasanay sa, iugnay sa pamamagitan ng linya ang harapang bahagi ng bawat barya sa likurang bahagi nito. Sa unang hanay ay ang harapang bahagi ng barya at sa ikalawang hanay ay ang likurang bahagi ng barya. Pagtambalin ang mga ito gamit ang gupit. Sa ating pagsasanay 2, ilugan ang tamang halaga ng bawat barya. Centavos o 10 pesos. 10 centavos o piso o 1 peso. 5 centavos o 5 pesos. 5 centavos o 5 pesos. 25 centavos o 5 pesos. 10 centavos o 10 pesos. Sa ating pagsasanay 3, isulat sa patlang ang tamang halaga ng bawat barya. Para sa inyong gawaing bahay, nais ni Kim na ibayad ang eksaktong halaga ng bawat bagay. Bilugan ang baryang gagamitin niya. Ang Yakult ay nagkakahalaga ng 10 piso. Ang paperclip ay 10 centavos. Ang lapis ay 5 pesos. Ang goma ay piso. At ang sobre ay 25 centavos. Ang tamang halaga ng paperclip na dapat niyang ibayad. Aling halaga ang dapat niyang ibayad sa pagbili ng lapis? Sa pagbili ng goma? Aling ang ibabayad niya sa pagbili ng sobre na nagkakahalaga ng 25 centavos? Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos, and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them.